Yes. Yes. Praise God. Yes. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa nakapagpapalakpakan. Na nandun na awit sa atin ni Sister Aubrey at Michael. Tama po ba yung names? Yes. Palakpakan natin para ang hina. Para po sila. Sabi ko sa mga hina. Kasi napakapawakon mo sa mas kinabahan ako. This is my first time. Pero there's always a first time. Yeah. Yan, purihin po ang Panginoon and salamat po sa worship team sa napaka blessful na worship natin ngayong umaga. And I acknowledge the presence of everyone. Ay, Tagalog service nga pala tayo. At, pero Taglish po tayo because again, we have Ray, Linda, and Marian, and Paul. He wants to attend our experience. So, buti na lang yung slides na ginawa ko may mga translations ng English. So, that's for them as well. So, purihin ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Aming Panginoong makapangyarihan sa lahat. Maging kalugod-lugod, nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagkukulay-tulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manimubos. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Hapon. Yan. Sige, parang hindi maganda. Parang gutom. But first of all, I want to greet everyone happy anniversary kasi we are celebrating the 10th anniversary of games. Yeah. Yeah. Salamat sa games dahil nakatag po tayo ng bahay-sambahan dito sa UK. Again, alam natin na hindi madali na mawalay din sa ating mga pinanggalingan. We have our own churches din. But Kings accepted us wholeheartedly. And again, tayo ay patuloy na nagpupuri. So, magsimula na po tayo. Kasi kanina, habang nagsisimula na yung worship, sabi ko, huwag muna kayo matapos, huwag muna kayo matapos. Ngayon, narito ko sa taas, sabi ko, gusto ko na itong matapos. So, ngayong September, balikan natin, ano, we are celebrating King's anniversary. They have their own topic as well na nilunch kanina. And it was, I follow. Ngayon, sa atin, sa King's Filipino, while we are having yung sarili natin service din as Filipino church, ay meron tayong topic din, which is yung cultivating growth through worship. Ano yung sa Tagalog? Ang hirap i-convert sa Tagalog yung mga English minsan, no? So, paglina at pagpapalago sa pamamagitan na pagsamba. And last week, ano yung first series natin, ay diniscuss ng ating pastor about heartbeat of worship. Dito, binanggit ng ating pastor, sampo. Actually, nung sinabi ni pastor na 20 yung sasabihin niya, wow, grabe ang words kaya kami nagtatapos. Pero huwag kayong magalala, 15 yung hinanda ko. 15 yung hinanda ko. Joke lang. So, sa heartbeat of worship, ito yung balikan muna natin. So, para din sa mga kapatid natin na hindi naka-attend. This is the essence of worship. Yung mga benefits or, sorry, not benefits, but the significance of why we worship. Ating pinag-aralan that worship is as a response to God's love. Worship as an expression of gratitude. Worship as a declaration of God's worth. And worship as a pathway to encounter God. Worship as an act of obedience. Worship transforms us. Worship as a declaration of faith. Worship as a way to align with God's will. Worship as a source and strength and renewal. And worship as a response to holiness. Amen po ba? Amen. Amen. And sino dito yung nakapag-connect group na? Tasa kamay. Yan. Praise God po sa mga naka-attend na ng Connect Group, yung mga first Connect Group. And doon, itong mga ibang callers na yan, ating in-expound yan doon sa ating mga Connect Group. Yung number 1, number 4, and number 6. And
ma-encounter pa rin natin yan ngayon sa ating message. So, sinabi doon, doon sa last worship natin, that the true worship is from, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! God is looking for true worshipers. And yung mga mga true worshipers, ang sabi dito, ang mga tunay na sumasamba, dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pagsamba po natin sa Espiritu at sa katotohanan, this is on another level. Ito is beyond physical, hindi ito depende kung nasaan tayo, depende doon sa building na pinupuntahan natin, depende sa atin po, personal. It's a sincere relationship with God that we have to worship Him. Ito ang makikipugnayan sa Diyos in a spiritual level na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Ito ay magiging tapat, ang Spirit and in truth. Tayo, we are guided by the Holy Spirit sa ating pagsamba. And our worship should be true. Ang pagiging tapat. Walang ibang rason or motibo yung ating pagsamba. Hindi ito nagpapanggap, ulit-ulit na ritual, kundi may tunay na paghahangad na umayon at makilala at matagpuan ang katotohanan ng Diyos. Amen. So, question. May question agad. Quiz pala ito. Now, we have to check ourselves. Kailangan natin tingnan yung sarili natin kung gaano ba kalalim yung spiritual na relationship. Ang hirap nung mimix yung spiritual na relationship, no? Spiritual relationship natin sa Diyos. Tayo ba ay tapat at buong pusong sumasamba sa Kanya? Gaano natin kakilala ang Diyos natin? At ang Diyos ba ang namumuno sa ating buhay? So, this will be a reflection yung mga sagot natin if we are true worshipers of the Lord. Natahimik na. Nag-reflect na sila. Oh, kanina lang, mainit yung ulo ko bago punta dito. Oh, may nag-true dito. True. So, yan. We have to check. We will always check ourselves if nagagampanan ba natin yung pagiging true worshipers. So, kung tayo matagal na na sumasamba sa Kanya and tayo ay bago pa lang na sumasamba sa Kanya, kailangan natin simulan sa sarili natin. And we have to detect or be aware of ourselves kung paano natin masasamba ang ating Panginoon. And that goes yung ating topic for today. Intro pa lang pala. Stretch muna. In muna po. Excuse me po. So, ang tunay at ganap na pagsamba. At kanina po, binasa natin yung mga paksang talata o binaraya ng ating message for today, which is yung Romans 12, 1-2, at saka yung Awit 96, 1-3. So, papaano po ba ang tunay at ganap na pagsamba? Paano natin siya sisimulan o paano natin gagawin bilang mananampalataya ang tunay at ganap na pagsamba? Sino dito yung kilala pa si Sandy Patty? Si Ate Kari. Si Ate Pinky. Si Green. Kilala niyo si Sandy? Hindi na ata, yung iba. Ako kasi ay lumaki sa mixed generation. And hindi ko ibig sabihin, wala akong masamang ibig sabihin dito, pero yung aking mga tito, tita, yung aking kapatid, ito yung mga kinakanta namin sa church. And
To be honest, yung church namin traditional siya. We have our choirs, we have different ang form ng worship namin ay sa pamamagitan ng pag-awit with hymns and choir nga. Yun. So nung nagta-transition yung youth kami na magkaroon ng ganito, sabi ng mga matatanda, "Ngiyay, ano ba 'yan?" Diba, naiingayan sila. Sino nakaka-relate? Sinong ganun yung churches na pinanggalingan? Ayan, so nakaka-relate sila. But yet again, it's because nag-e-evolve yung pag-worship natin. It's about the heart. No? So, kung hindi nyo kilala si Santi Patti, meron siyang kanta na because of who you are. And isa sa mga basis and ang true foundation ng pagsamba at pag-worship kay God is because of who He is. Yung song goes like this, "Well, may pakanta." Sabi niya ay, sabi niya, ang kanta ng ito ay, "Lord, I praise you because of who you are, not just for all the mighty things that you have done." Okay, tatas ko muna ha, nahihirapan ako. "Lord, I praise you because of who you are." Sabayan ko yung alam ha, "not just all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are." But again, ayan po yung foundation ng ating worship. We worship the Lord because of who He is, what He has done, and what He will do in the future. So ano nga ba yung karapat-dapat na pagsamba? And dito po iikot yung buong pag-uusapan natin sa Romans 12, 1 and 2. So, yan. Meron po tayo English translation sa taas. So, makaka-relate po ang ating ang karapat-dapat na pagsamba. Sabi po sa Romans 12:1, "Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng ating Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Yun na po yun. Tapos na po tayo. Kasi ito na yun eh. Ang tunay at ganap na pagsamba is tayo ay iaalay natin ang sariling buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. If we acknowledge our God of what He has done, it is enough reason for us to worship. It is more than enough reason. And sabi dyan, no? In view of God's mercy, alang-alang sa masaganang habag. Ano yung masaganang habag ng Diyos sa atin? Ang masaganang habag ng Diyos sa atin ay ang kahabagan ng Diyos ay ang mga bagay na hindi natin karapat-dapat tanggapin. Why? Because we are sinners. Makasalanan tayo. Pero dahil sa mercy ng ating Panginoon, binigay pa rin ang kanyang anak para matubos yung kasalanan natin. So, He could give us walang hanggang pag-ibig, biyaya, kapayapaan, kagalakan, pananampalataya, kaaliwan, kalakasan, karunungan, pag-asa, katiyagaan, kandahang loob, at marami pang iba. It's God's mercy. Lahat ng ito, God's mercy. And it is enough for us to worship Him. Amen po ba? Amen. And while we worship Him, actually, sabi ko, may pakiusap eh. May pakiusap ang ating Panginoon. Nakikiusap siya na ito ang ginawa ko para sa inyo.
ito rin yung gawin nyo para sa akin. And it's about living a life dedicated to God. In every moment, kahit tayo ay masaya, walungkot, may pinagdadaanan, may pinapanalangin, may hinihintay, may worship Him. Ganun din sa every aspects ng buhay natin. Nasa trabaho man tayo, nasa kung tayo nag-aaral, if we are nasa bahay lang, naglalaba, mas nakakapagod na yun eh. Naglalaba, naghugas ng pinggan, mas maraming work yun. But again, in every aspect of our life, we worship Him. At yung pamumuhay natin, hindi tayo umaayon doon sa will natin. But in God's will, we are living in a way that aligns with God's will that is pleasing to Him. Intro pa rin pa lang po yun. Pupunta po tayo sa first topic. So, alam na natin, ano lang, sinamarize lang natin yung buong topic, but we have to develop ourselves kung paano tayo magsisimula kung hindi pa tayo nakakapagsimula. Or, i-check din natin kung nagagawa pa ba natin ito. Mga ito. And number one, so meron lang naman tayong tatlo. Joke lang yung 15. So, number one is, tayo bilang mananampalataya. Tayo bilang sumasamba. Ang Diyos dapat ang sentro ng ating pagsamba. God is the center of our worship. And kung ang Panginoon ang sentro ng ating pagsamba, dapat ito ay nagmumula sa puso. And we should also fix our eyes sa Panginoon. Ito ay dinisenyo ng Lord na gawin natin. Alam niyo ba yung tawag dun sa nakalagay sa mata ng kabayo? Yun. Tapahoho. Sa Tagalog. Alam ni Andrew. Tapahoho. So, di ba pag may mga kalesa, yung nakikita natin, yung mga sinasakyan nila may ganun. It's because, kailangan naka-fix lang yung mata ng kabayo. No? That's also, hindi tayo kabayo ha, pero dapat ilugod tayo. Hindi naman natin kailangan magsuot lagi ng ganun. Di ba? Baka gumagano ka na. Hindi ganun. But we always have to fix our eyes in Jesus. Ituon natin ang mata natin sa Diyos. Because kung hindi nakatuon ang mata natin sa ating Panginoon, we will get distracted. We will get lost. Pwedeng lumihis tayo ng landas. Ayun na. May lalo na yung ano eh, yung malingat lang, madidistract na talaga agad eh. Ano nga ba, parang kami lang ni Mary sa bahay. Magkausap lang kami, hindi na lang, ano nga ba yung gagawin ko? Kasi, nadidistract tayo. But, we as true worshipers of our Lord, kailangan may tapahoko tayo kay Jesus. Itutuon natin yung mata natin kay Jesus. So that, we will not get lost, we will not get distracted, hindi tayo maligaw. Sabi sa awit 96:1-2, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa diligid. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay panggiling. Dito sa verse 1 and 2, tatlong beses tayo nireview that we should worship God. And sabi dito, awitan ng bagong awit. We should worship God every day, fresh. Kailangan fresh yung pag-worship natin. Because we acknowledge God's blessing every day na tayo ay binibigyan ng biyaya. Araw-araw, bagong biyaya. Kasi nagigising pa tayo. May trabaho pa tayo, may kinakain pa tayo. So we should worship every day. We don't worship once a day. Hindi Sunday lang yung pag-worship. Every day. Awitan natin bagong awit. Araw-araw. And sabi dito, awitan lahat ng nasa daigdig, hindi lang ako yung kailangan ng worship. Tayo lahat. This is His design na lahat ng ginawa niya magpupuri sa Kanya. And araw-araw, i-proclaim natin yung salvation ng ginawa ng Panginoon.
proclaim His salvation day after day. Because kung maiintindihan natin sa ating mga buhay na iniligtas tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan, mayroon tayong lahat ng dahilan upang magala, umawit, at magpuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya ay dapat itigana. Pinipray ko, ano ba itong ibig sabihin nito? Pero kahapon, habang piniprepare ko itong message, actually, mas naintindihan ko siya. Because, actually, tinawagan ako ni Brother Maya, yan ang mga palang pagtao, tsaka ni Sis Angela, and they prayed for me. Salamat po. And, with God's grace, is naintindihan ko yung talagang ito. Sabi dito, kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Who would have thought na gagamitin tayo ng Panginoon dito sa Blackpool to proclaim His word? But, meron naman tayong mga home churches. Di sino dito may mga home churches sa Philippines? Miss nyo na ba? Sa totoo lang, miss na miss ko na. Pero hindi naman yun dahilan para tumigil ako mag-worship. And the prayer was, salamat Lord, prayer ni Angela was, salamat Lord kasi hindi lang sa Philippines dinala mo ang mga anak mo, kundi kahit sa Blackpool, you have given your children na makapag-worship, given the opportunity na makapag-worship. And totoo yun. Narito tayo sa Blackpool for a reason. And mas na-realize ko siya when I have read this text na kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dahil. Wala namang boundaries eh. Yung pag-worship kay Lord. Wala ang boundaries. Hindi limiting ang church para i-worship ang Lord. Hindi limiting yung religion mo to worship ang Panginoon. And we proclaim because of God's glory. And great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared. Upang tunay na makapagsamba, kailangan muna natin malaman kung sino ang ating sinasamba. So, kilala ba natin yung sinasamba natin? Yes. Minsan we say to ourselves that oo, kilala ko yung Panginoon. But do we truly worship the Lord? Para mas ma-deepen pa natin yung pag-worship, kailangan natin mas makilala yung sinasamba natin. And may verse na nakastruck sa akin kaninang umaga. Because I attended worship, medyo na-late nga lang ako ng konti, but I attended to worship and sabi nito, to know more about God, basahin natin sa mga gawa 2:42. So hindi ko na siya na-include kasi kahapon pa itong slide. Sabi dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, sinamarize ni Pastor Pablo yung mga kailangan ng gawin to know more about Jesus. And number one is, i-prioritize natin yung learning. And yung learning ay nagsisimula sa ating sarili. If we have Bible reading, if we have devotion, mas nakikilala natin ang Panginoon. Fellowship. We should join fellowship. Sumama tayo sa mga kapatid natin na mananampalataya so we can hear testimonies of God's grace in their lives. Doon, mas nakikilala natin through personal experience, hindi lang doon sa nasusulat, but through personal experience, mas makikilala at mas mararamdaman natin ang Panginoon. Breaking of the bread, i-acknowledge natin ang ginawa ng Panginoon. And prayer, napakahalaga
ng prayer. Because prayer is a personal relationship sa ating Panginoon. And the more we talk to God, the more we know the Lord. Yan. Sa paglalim ng ating kaalaman tungkol sa Diyos, mas lalo natin pinapahalagahan ang Diyos. Sa pagtaas ng ating pagpapahalaga, mas lumalalim yung ating pagsamba. At sa lalim ng ating pagsamba, the more the Lord is glorified. Sabi ng Panginoon sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So everything that we do, we offer to the Lord. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa nyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararan ng Panginoon. And we, every one of us, is called para sumunod kay Lord. We are called to serve. Sabihin mo nga sa katabi mo kasi baka naantok na. You are called to serve. You are called to serve. You are called to serve. We are all called to serve. And praise God po sa mga ministry. I know, di ba, masyadong mabilis yung mga naging transition. Naging every Sunday tayo, we have limited people, pero, di ba, sabi nga, naitawid. But actually, hindi naman siya naitawid eh. God's grace yun sa atin. Because tayo ay tumugon sa calling ng Panginoon. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we through many form one body, and each member belong to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. Magkakaiba tayo. We have different gifts. Meron tayong ibang skills. Meron tayong ibang blessing na binigay sa atin. And sabi ng Panginoon, if your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is to give, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So, again, sabihin mo sa katabi mo, Hoy, tinatawag ka ng Panginoon. Marami pa pong hinahanap na volunteers sa ating ministry. And, yeah, you are called. May mga biruan kami, no, doon sa mga last meeting natin. Kasi we have multiple gifts eh. So, we have to be aware, ano pa ba yung pwede kong ialay sa Diyos? Kasi kung ibibigay mo naman kay Diyos, ito doon na. Diba? Lahat na alam mo, ibigay mo na. Nag-meeting kami, si Ian, si Brother Ian, isa lang yung ministry, natapos yung meeting apat na. Diba? Kaya nga sabi, kung ibibigay mo na kay Lord, ito doon na. Sabi, tuhod na to. Not working ko yun. Yan. Ay, advance. Ayan. Sabi ng Panginoon, the Lord God desires wholehearted worship from His followers. Ayan. I-check natin yung sarili natin na half-hearted worship and efforts whose one's heart is divided between earthly pursuits and spiritual obligations is unacceptable and despised by God. Worship in spirit and in truth. Totoo. Walang ibang motibo but si God lang. Diba? Wholehearted worship. Oo. Hindi hatid, hindi ano lang ako, pang Sunday lang ako, hindi na ako atin sa connect group or sa meeting kasi ano naman eh, nagpunta naman ako ng Sunday. Now, if we are available, we do it. Kasi, diba? Full-hearted worship. Okay, punta na tayo sa second. Kailangan, di ba? Ano yung una?
God is the center of our worship. Second, kailangan ang Diyos ang dapat maging una sa lahat. God must be first above all. Walang kailangan mas lumamang doon sa worship. And I'm sure lahat naman makakarelate, minsan guilty talaga tayo dyan. Diba? Na minsan, mas napoprioritize natin yung mga sarili natin and everything above God. Ito naman sinasabing lagi, but we have to be aware din kasi na nagagawa natin yun. And ang lahat ng ating ginagawa, iniisip at pinapahalagahan, ang Diyos ang dapat manguna. Because it is made, worship is made for us too. At dapat Diyos ang ating inuuna sa lahat. Walang ibang pwede na humigit pa. Because anything na overcome sa power or sa mga attention natin above God is pwede diyang sirain ng ating buhay. Sabi po sa text, awit 96:5-6, ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at kaluwalhatian. Ang lakas niya at kagandahan ay sa templo, mamasdan. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Sino ba yung sinasamba natin? Yung Diyos dito sa mundo? O yung Panginoon natin na gumawa ng langit? So what are idols? Hindi lang to K-pop idols, hindi P-pop idols, SB19, Bini, hindi yun. But, pero kung sumusobra na tayo, aba, check natin yung sarili natin. No? An idol is anything that takes the place of God in our lives. It can be money, material, career, success, relationships, popularity or approval, entertainment, self, comfort, or addictions. Kailangan aware tayo. Ma-check din natin yung sarili natin. Huwag kayong mag-alala. I-deep dive natin ito. Kala nyo makakalampasa. Kailangan matamaan tayong lahat kasi tinatamaan din ako eh. Yan. Diba? Minsan, we are focused on having this, itong mga nakasulat na ito, material things and money. Diba? Imbis na we have time worshiping God, diba? Mas pinagpupuntahan pa natin ang attention ang mga bagay na makakasira or makakadistract sa atin. For example, yung career and success. Diba? Minsan, well, we are reminded na lahat naman tayo, lahat ng meron tayo na blessings ay bigay ng Panginoon. Pero nalilimutan natin that everything that we have now, pinag-pray natin siya noon. Diba? And binigay siya natin ng Lord. But the problem is, minsan nagte-take over na yung mga binigay sa atin ng Lord. For example, diba? Nag-pray ka na, Lord, sana makapasa ako sa OET. Sana makapasa ako sa OSCE. Eh, pag nakapasa po ako, Lord, maraming sila para magkaroon ako ng magandang career. After yun, nakapasa na. Narito na. Nakapunta na rito. Nag-work. But they, minsan, mas, hindi ko naman sinasabing tayo yun, but they choose mag-work on Sundays. They choose na, ay, hindi, magbaba ako niyan. Kasi, di ba? But, nade-neglect na natin na dati pinag-pray natin ito eh. And binigay ito sa atin ni Lord. And nalimutan natin na ang nagbigay sa kanya should be worship. Ang nagbigay sa atin should be worship. Ang nangyari, after niya ibigay, nakalimutan lang natin siya. Even in our relationships, di ba sabi naman ng Panginoon, our first ministry is a family, pero kapag ka, mas inuna mo yon kaysa sa Panginoon, hindi din maganda. Diba? Relationships sa tao, sa kaibigan, sa mga kasama sa church, sa family. Magbigay tayo example.
Kasi naalala ko yung senior ni Brother Jack dun sa GC ng men's, na hindi na siya nag-church kasi nagtampo siya sa tao. Dun sa kasama niya sa church. But, ano bang wina-worship mo yung pinagtampuhan mo o yung Panginoon? We worship God. Amen. So, we should neglect that. Kasi, hindi naman tayo naglilingkod para sa tao. Naglilingkod tayo para sa tao. Even our families. Even, di ba, I'm sorry, pero, di ba, yung iba, matagal na nagpe-pray for blessing ng anak. O, marami kami dito na nagpe-pray yung blessing ng anak. Pero, Lord, kapag binigay mo sa amin ito, talaga ako'y mag-worship sa iyo. Pero, hinihintay ni Lord na mag-worship ka muna. Minsan, eh, di ba, bago siya bigay. So, while we are waiting, we should worship as well. Ito, popularity and approval. Minsan, lalo na sa SOCMED era natin, na we are always and constantly checking, positive ba yung nag-like sa post ko? Okay ba pag-i-jura mo? Huwag mo ipo-post yan! Hindi pa ako naligigo, hindi pa ako nagsusulay. Diba? Again, natatawa, nakaka-relate. Yan. Entertainment. Diba? Self. Yan. Pinaka-basic talaga na dapat natin ipulis or i-check is yung self natin. Who do we glorify? Sarili ba natin? Gusto kong kumanta sa church kasi magaling akong kumanta. No, we want to sing because we praise God. Amen. Minsan, idol na rin natin yung comfort. Ayoko niyang, ano, ayoko mong pumunta dyan or ayoko mong ministry. Kahit every pang buhay ko, may ministry pa. Minsan, comfort can be an idol. Ayaw na natin mahirapan. Eh kasi, di ba, alam na naman natin, pag naglilingkod, maraming challenges. But again, yung grace ng Panginoon binigay sa atin. And also addictions. Maybe. Marami. Actually, lahat to, pwede ka-addict natin yung mga yan. And everything na sobra ay masama. The question is, can sin be an idol? The answer is yes. Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan at normal na lang sa atin to, it's an idol. And we are worshiping not God, kundi yung kabila. Ang sabi dito, kapag patuloy natin pinipili ang kasalanan kaysa pagsunod sa Diyos, sa katunayan, inilalagay natin ang ating mga pagnanasa, kahinaan, o makukmundong tukso sa itaas ng kalooban ng Diyos. Sin can be an idol. And we always have to reflect. Yan, andyan yung tree na laging sin na present sa mundo. Ang greed, ang lust, and pride. So we have to always check. Yan. Question. Sa dami nating hinahabol sa buhay, hinahabol ba natin ang Diyos? Huwag po natin sagutin. Sa sarili na lang natin sagutin. Isipin natin mamaya ng gabi. Sana makatulog tayo habang iniisip to. But again, kailangan natin mag-self-reflect always. And while we are doing the self-reflection, kailangan hawakan tayo ng Holy Spirit. Because we should be aware of our idols in our life para matulungan tayo ng Panginoon. Kasi mahirap yung hindi tayo aware. Ipag-pray natin na malaman natin, Lord, kung meron pa akong mga hindi aware na hindi ka na ginagawa ko na hindi ka nag-glorify, ipamulat mo sa akin. Ipaintindi mo sa akin. Because it is necessary na maging aware tayo so that we can rebuke it and pray for it at mabago tayo ng last na. O, di ba? Ganun din yung, ano, ganun din yung nakikita ko sa church na, pag sinabi ko last na, gagano'n na sila. O, last na. Uy, last na. The highest form of worship, ang pinakamataas na antas ng pagsamba sa Panginoon ay ang pagkakaroon ng tapat na pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita. True obedience. Sabi mo sa katabi mo, sa kaliwa, obedient ka ba?
Sabihin mo na sa kanan mo, we. Hindi ka sure. Diba? Minsan, hindi ka sure. Hindi ka sure. So, true obedience. Kailangan meron tayo pagsunod. And that is the highest form of worship. If we acknowledge God, what He has done, and what we will do, kailangan meron tayong tapat na pagsunod sa Kanya. True obedience. And the true obedience is an expression of love. Sabi nga, di ba? The expression of God. Kung, of love. Kung iniibig din niyo ako, tupirin niyo ang aking mga utos. It is an expression of faith in action. Diba? Ang pananampalataya walang kasamang gawa, wala din. Diba? So, it is an expression of faith in action. At overall, lahat ito brings glory to God. Ang ating buhay ay nagiging patotoo ng kanyang kabutihan, siyang pangunahing layunin ng pagsamba. O si Yahweh ay papurihan ng lahat ng daigdigan, purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. So we have to offer our life to Him wholeheartedly. Mas kilalanin natin siya at ibigay ang nararapat sa Kanya. And we can always give yung nararapat sa Kanya kung tayo ay mamumuhay kagaya ni Christ. Sinabi sa Romans 12:1, diba? Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Ang lahat yan katangian ng ating Panginoon sa Kristo. Maging katulad ni Kristo. Merong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. We must have this. We can be more like Christ. And ito yung imahen ni Christ na dapat we strive for. Offer your bodies as a living sacrifice. Kasi nung unang panahon, patay na yung inaalay eh. Pero tayo nabubuhay at tayo yung alay. And we give, Lord, yung ating buhay, holy at kalugod-lugod sa Kanya. Kailangan nating sumunod sa Kanya. Is, di ba, highest form of worship. At habang tayo ay sumusunod, kailangan we consider and we acknowledge that God has the authority to our lives at kaya nating magpasakop sa Diyos. We surrender everything to God. Ang tapat at pagsunod ay nagpapasakop sa Diyos. Sabi sa 96:9-10, kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, umarap na nanginginig ang lahat ng sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari. Sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugahin sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa panigin. Sinabi dito, si Yahweh ang siyang hari. God is the King of our lives. He has the authority of our lives. And tayo, kung magsusurrender tayo sa Kanya, ito ay pinakamataas. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Only God can do that if we submit to Him and we worship Him. The transformation through renewal. This happens through renewing your mind by understanding and applying God's word, which leads to a change in how you think and live. Sabi sa last Sunday, worship transforms us. Pero hindi tayo yung ibabago sa sarili natin.
kundi ang Panginoon. Kasi hinahayaan natin, because we submitted our bodies to the Lord, hinahayaan natin na ang Diyos ang magbago sa ating pag-iisip. Diba? Kasi, if we acknowledge ourselves as sinners and aware na tayo sa mga kasalanan natin, the only one that can turn us around is not ourselves or not other people, but only God alone. Diba? Kapag naghihiling tayo, usually, we request something to God, tayo yung nakikipag-usap sa Kanya. But if we submit ourselves to the Lord, hinayaan natin na Siya yung maghari sa ating buhay, Siya na yung naririnig natin. Siya na yung nakikita natin. Hindi tayo yung naghahanap sa Kanya. We consider it, and the transformation through renewal, yung Holy Spirit na gabay ng Panginoon, Siya lang ang may kakayahan baguhin natin. Kasi only God can change in how you think and how you live. And the other effect is we can always discern God's will. Kapag sinurrender na natin ang sarili natin sa Panginoon, we can discern God's will. Not our will, but His will. By renewing our mind, you will be better able to understand and discern what God's will is. What is good, pleasing, and perfect in His sight. Submitting to God will expand your horizon. Kapag sinapit natin at hinayaan natin ang Panginoon na mabuhay sa atin, mas makikita natin yung greatness niya. Mas makikita natin yung kaya niyang gawin. Mas makikita natin na, yung mga gusto ko pala, hindi ito yung para sa akin. Yung gusto pala ng Panginoon ang best para sa akin. Because that is good, pleasing, and perfect in His sight. And you will praise Him even in your troubles. Kapag sinurrender na natin ang ating buhay sa Panginoon, kahit ano man yung suliranin na meron tayo ngayon, if meron tayong karamdaman, if meron tayong paghihirap, meron tayong mga pinagpe-pray, we submit to Him. And while we submit to Him, we praise Him. Because even in the season of waiting, sa lahat ng pinapanalangin natin, na matagal na tayo naghihintay, we have full trust in Him. We worship Him because we can trust Him. Amen po ba? Amen. And we worship God because of who He is. Balikan natin. Because what He has done and what He will do. Because we have faith in God's promises. Sabi dito sa 13 ng 96 is, let all creation rejoice before the Lord, for He comes. He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Sumasamba tayo dahil naniniwala tayo na darating na ulit ang Panginoon. And He will judge us. He will judge the world in righteousness and the people in His faithfulness. So, in summary, ang pagsamba, the true and proper worship is ang Diyos dapat ang sentro ng ating buhay. Ang Diyos ang dapat maging una sa lahat at may tapat na magsunod sa Kanya at sa Kanya. The question sa pag-uwi natin is, handa ka na bang i-alay ang iyong buong sarili sa Panginoon? Pag-pray natin. And let God be with us sa ating buhay in every aspect of our lives. And we have total surrender. He is the center of our lives. He is our priority. And we will follow Him. At sa pagtatapos ko, may surprise kami sa inyo. We will have a special song number. If as a response to God's love. Yan talaga pag live.
Ang sa mukod na sa diwa.